my channel. I'm your master driver, Jemmer Acera. Ngayon, sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-park na paatras. Dahil isang subscriber ko nag-request nito na magagawa daw ako ng video kung paano mag-park na pa-reverse. So tara, samahan niyo ako. Okay, let's go! Ngayon mga master, meron tayo isang parking space dito. Pasok natin dyan. Kabilaan may nakapark. Huwag lang tayo siguro mga 1.5 feet dahil sa dulo ng sasakyan na nakapark. Ganun lang ka distansya natin. And then, hindi tayo mag-plasher ulit na sard para alam ng iba na magpapark tayo. Banti lang tayo konti sa unahan. Dahan-dahan lang. Landmark natin is nakalampas konti yung gulong dun sa nauna na nakapark. Saka tayo aatras. Dahan-dahan lang po. Tingin din tayo kahit kaliwat kanan kasi mukha mamaya may darating na kotse o sasakyan. Aware tayo. So iikutin natin yan. Pakaliwa. Kasi papasok tayo sa kaliwa. Iikutin naman na bela pakaliwa ko. So dahan-dahan lang. Tingin tayo kaliwat kanan. Hindi kailangan mabilis pag nag-park. Lalo-lalo na pag nasikip yung parkingan natin. So pag ganyan medyo sobra tayo. Aabante tayo. Kakabig tayo ng pakanan. Banti todo para makapasok tayo. Kung makita natin yung sa side natin, medyo mga 1 feet na lang yung clearance, pwede ito matas. Tabig ulit pa kanan para makapasok. Pag sobra, tingin din tayo ng pintura po. Yung pintura, guhit ng parking, so kailangan nakapasok tayo dyan. Pag nakapasok tayo dyan, kaliwat kanan, safe na po yan. Nakaliwa yung manubela. Tapos dahan-dahan atras. Hanggat ma-straight natin, makuha natin yung ano, tingnan natin sa side mirror sa kaliwa at saka kanan yung pintura ng parking. Pag nakita natin na straight na yan, hinto tayo, pipreno, hanapin natin yung straight yung gulong. So yan, nakatudo yan. So mga dalawang ikot ng malaking butas ng manubela. Yan, 1, 2. So yan po ay straight na, naka-straight na po yung manubela. Straight na rin po yung kotse natin na naka-align na po sa guhit na naka-parking sa parking slot. So pwede na tayong atras. Yan, kita mo, straight na yung atras niya kasi straight na rin po yung manubela natin. So huwag tayong mag-alala kung gano'ng kalayo distansya yung sa dulo, no. Baka mabangga natin yung ano doon, harang doon. Hindi natin maabot yan kasi may sukat doon na yung concrete na pang ano ng gulong. So pag tumama yung gulong mo doon, sakto lang din yan na hindi tayo makabangga sa likod natin. Kailangan natin tingnan sa side mirror din kung tatama yung designated na distance lang ng concrete para sa gulong. So pag tumama yun, ibig sabihin sakto na yung parking natin. Huwag mo nang ipilit yun. Dahil yan yung palatandaan na hindi mabangga yung likod natin. Hindi susopra. Tayo natin na tatama doon yung concrete. Ayan, makita nyo yun. Ibig sabihin parang nakalsuhan na yung gulong ko doon. So pag ganun, ibig sabihin sakto na yung parking natin. Tumama na tayo doon. Tingnan natin yung pintura. Kailangan nakasenter tayo kasi nga kung sobra tayo doon sa kabila, maluwag doon. Paglabas natin, pagbukas natin ng pinto, tatama tayo doon sa kabilang kotse. So mahirap yun pag nakatama tayo doon, magbabayad pa tayo pag nakagasgas tayo ng kabila. Maging sa kanan din po ng side, hindi kailangan na dikit tayo doon magpark sa kabila kasi pag bukas din yung pinto, yung pasayro natin, yung mga kasama natin, pag bukas doon, tatama doon sa kabila kotse, mahirap din po yun kasi bayad pa tayo dyan. So kailangan, nasa gitna talaga tayo kung nagpark tayo. So pag nakapark, kailangan kung tama na yung parking nyo, kailangan huwag natin kalimutan mag-handbrake bago tayo bababa ng sasakyan. Hindi kailangan, huwag natin kalimutan na hindi makapag-handbrake. So ganun lang po kadali mga kamaster. Ang pag-atras lang naman, sabi ko nga, hindi kailangan mabilisan yung atras natin. Kailangan pag nag-atras tayo, dahan-dahan lang tayo, tingin sa kaliwat kanan na side mirror para makita natin kung anong forma na ng kotse na kailangan natin iikot pag-ikot ng manubela po. So ngayon mga kamaster, papark tayo sa kaliwa. Pauna yung ulo.
So, pag ganun, ganitong sitwasyon, kailangan kunin mo lahat yung nasa unahan mo. Iiwas mo lang yung ulo sa naharapan, no? Madali lang pag sa harapan. Kasi kitang-kita natin eh. Yung pag-atras kasi yan yung mahirap. So, ganun lang kadali yung pagpasok na sa harapan yung hinona natin. So pag ganun, mayroon din pong concrete na nakaharang yan dyan. So hindi tayo babangga dun sa harapan dahil tama na yung parking natin. Ayun mga kamaster, tuturo ko naman sa inyo kung paano paatras na paalis ng parking. So ito medyo masikip eh. Pag ganun, dahan-dahan lang din uli. So, kailangan pindutin nyo yung hazard, yung flasher, yung dalawang pat na ilaw. So alam nang nasa likod na atras tayo. So reverse, dahan-dahan lang po. Pwede natin kabigin konti yung manubela pakanan kasi pakaliwa, kasi kakaliwa tayo. So may nag mamando sa atin, mas maganda. So dahan-dahan, ikot lang. Tingnan natin yung sa unan, baka mabangga natin. Maging sa likod, itingin din natin kasi ano sa likod eh, sikip. Basagi tayo. Ano magbayad. So ngayon, pag nakalabas na yung ulo, todo ikot ng kanan kasi. Tingin lang lagi sa likod. Kaliwat kanan, side mirror, kasi dahil masikip yung space, dadalawa natin. So, dahan-dahan lang. That's all for today's video mga kamaster. Thanks for watching. Salamat sa panonood. Salamat sa pagtanaw. At kung may natutunan kayo sa video ito, please click the subscribe button. Thank you.